Hello po, magandang araw po sa inyo. Ito na naman po si Tatang Jo upang magpaabot na naman ng mga impormasyon tungkol pa rin po sa pangkalusugan natin. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ang tungkol po sa halaman na Pako. Kilala po ba ninyo ang Pako? Ang Pako po ay karaniwan nating masumpungan diyan sa malapit sa Sapa o kaya diyan sa mga kabundukan o diyan sa mga magubat-gubat na lugar at malapit sa mga tubig-tubig, may tubig at tumutubo lang siya diyan sa mga palibot na yun. At alam po ba ninyo na ang Pako na ito, mayroon siyang maraming klase. Alam po ba ninyo na mayroon siyang 10,560 na klase na Pako, yung uri na Pako. Kaya napakadami. Ilan po bang Pako na kilala po ninyo? At alam po ba ninyo kung anong kagamitan ng Pako na ito? Na makikita lang natin diyan sa mga sulok-sulok na lugar. At mahalaga pala ito na tayo ay kumakain at ito palang pakong ito ay makakain din pala. Ito ngayon ang pag-usapan natin sa ngayon. Pero bago po yun, mga kabraso, pakisuyo na pakisubscribe kay Tatang Jo TV. At ito po ang ating pag-usapan tungkol po sa Pako na ito. Ang Pako po na ito ay masarap po ang Pako na ito na gulayin o kaya ang ginagawa namin yon ay ginsa namin na lahok o anumang gustong nilahok mo, piniritos, ilahok mo ng isda o anumang gusto mo luto. Basta pwede mo siyang ilahok sa mga gusto mong klase na pagluluto nito. Pwede rin siyang gawing salad, ilahok sa salad, at ang karamihan, ang kailan ay gumagamit din nito. Pero paalaala lang po, kapag kayo ay nagluluto nito, kailangan tiyakin na matama ang pagluto, kaya lutong-luto, para hindi tayo sumasama yung ating tiyan. Yun. Pero ang Pako na ito ay talagang napakaganda na tayo ay kumakain ito sapagkat ito po ay nagtataglay siya ng mga calcium, iron at mayroon din siyang vitamin B, vitamin E at vitamin B1 na ito ay tumutulong na lumalakas yung ating pangkalusugan. Yun. Kaya kailangan na tayo ay kumain ng Pako na ito at yung mga dahon nito, maaari ding magagamit natin to na pinaka-fertilizer natin o kay fertilizer doon sa ating mga pananim. Pwede mo siyang tatadtarin ng pino, pagkatapos ay bilad mo at yung pati dahon niya, tapos yun, pwede mong ipataba doon sa iyong palibot ng mga halaman. At ito ay madali siyang nabulok at saka pampataba doon sa ating mga halaman. Kaya malaki ang tulong nito sapagkat maaring makatulong ito sa ating pangkalusugan. Matulungan tayo na magkaroon tayo ng energy o kaya tumutulong ito para tayo ay maging malinaw yung ating paningin, mga mata at maaring malumiliksi yung ating katawan. At isa pa, ito po lahat doon sa mga tao na gustong magpababa ng kanilang timbang, napakahalaga na sila din ay kumakain ng sinatawag na Pako, yung talbos ng Pako na ito. Yun. Yung talbos lang naman na Pako, yung bata pa na Pako, yung dulo, yun ang ginasama sa gulay. Hindi na naman kailangan yung matigas na, hindi na pwede yun. Yung talbos yan, yung pinakabatang-bata niya, na tumutubo doon sa Pako. Yun ang kinukuha at sinasali o kaya pwede nating lutuin. Alam po ba ninyo na ang Pako na ito, ginagawa itong houseplant natin o kaya pinakahalaman diyan sa ating palibot ng ating tahanan. At ang ilan nito ay ginagawa nilang pinaka-display doon sa kanilang opisina o kaya sa kanilang mismong tahanan. At alam po ba ninyo na itong Pako na ito ay namumulaklak din siya. Napakaganda rin ang bulaklak nito, nakita natin, oh. At yung tinatawag na ligaw na Pako na minsan masumpungan natin sa mga gubat-gubat
ay namumulaklak ko siya sa isang beses lang sa loob ng isang taon. At maaaring namumulaklak siya sa hating gabi. Kaya yun ang bulaklak niya, mamumulaklak siya hating gabi, namumulaklak siya. Kaya may panahon lang din, panahon na siya mamulaklak. Kaya doon, hindi nakikita natin na napakaganda ang halaman na ito na makikita natin sa ating palibot. Pwede natin siyang ipaso. At yun lang mga kabraso, ang nais kong pinapaabot sa inyo ang tungkol sa napakahalaga pala na kumakain din tayo ng sinabing pako sapagkat ito'y maaaring makatulong sa ating pangkalusugan. At muli, maraming salamat sa inyong mga pag-subscribe sa akin mga kabraso. At yung hindi pa po nakapag-subscribe ay pakisuyong pakisubscribe kay Tatang Dio TV. Muli, magandang araw sa inyong lahat.